Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Maraming hayop ang may superpowers. Ang halimbawa nito ay ang vulture. Sa tuwing may kalaban, isinusukan ng vulture ang kanilang mabahong likido para itaboy palayo ang kalaban. Importanteng matuto ng self-defense sa mga hayop dahil ito ang kanilang proteksyon laban sa mga predator. Sobrang mahalaga ang self-defense, kaya maski ang mga baby animals ay meron ding superpowers. Kaya naman sa episode na ito, makikilala mo ang mga itik na parang Spider-Man kung umakyat ng pader. Makikilala mo rin ang giraffe na kahit 10 oras pa lang na pinapanganak, marunong na agad tumakbo. At maugulat ka kung gaano kabilis matutong lumangoy ang bagong silang na seal. Ilan lang yan sa mga superpowers ng mga baby animals na ngayon mo lang matutuklasan. Umpisahan natin ang kwentuhan sa mga baby itik na marunong umakyat ng pader. Kitang-kita sa video kung paano umakyat ang itik at mapapaisip ka kung paano yun nangyari. Ito na ba ang hybrid ng itik at gagamba? Remember, with great power comes great responsibility. Kung tutuusin, simple lang ang eksplanasyon dito. Ang mga itik ay may timbang lamang na 1 hanggang 1.5 onsa. Kahit maliit, meron naman silang matutulis na kuko. Ang kanilang kuko ay mabisa upang umakyat sa pader. Kung minsan, ginagamit nila ang kanilang puwet upang itulak ang kanilang sarili papunta sa taas. Nahanap nila ang tamang balanse kung gagamitin nila ang kanilang tiyan. Nagagawa lang nila ito kung magaspang ang pader, pero kung makinis ang pader, siguradong dudulas lang ang itik. Nagkaroon ng ganitong superpower sa mga itik dahil palagi nilang sinusundan kung saan man pumunta ang kanilang nanay. Ang umakyat ng pader ay isang superpowers na hindi kayang gawin ng matatandang itik. Sobrang gaan ang katawan ng mga bata, kaya madali lang sa kanila ang umakyat. Gaya ng batang ito na ipinaglihi ata kay Spider-Man. Ang galing, di ba? At kumaway pa. Sa mundo ng mga hayop, ang mga bagong pisang caterpillar ang pinakakawawa. Paano ba naman? Malambot kasi ang katawan nito, kaya paborito silang targetin ng mga predator. Dahil dyan, nakaisip ng paraan ang ibang baby caterpillar. Yan ay ang magkaroon ng makapal at ubod ng kate na buhok. Ito ngayon ang pinabagsik na higad. Hindi ito basta-bastang buhok dahil ang sino mga hawak rito ay maaaring makaranas ng pangangate o pamamanhid ng balat. Makikita sa video ang matinding epekto ng higad sa balat ng tao. Maski ang mga palaka ay natatakot sa tuwing nagkakamali silang kumain ng higad. Gaya ng 3 palaka na ito na walang kamalay-malay na makatipala sila sa dila. Halatang nasaktan ang dila ng unang umatake. Ito naman ang isa pang nagkamali. Dahil sa sinapit ng kanyang mga kasama, nalaman ng isang palaka na delikadong kainin ng higad. Lumipat naman tayo sa Africa para makilala ang isa pang baby animal na may superpowers. Ito ang mommy giraffe at isinisilang niya ang kanyang anak. Makikita sa video ang unti-unting paglabas ng giraffe sa sinapupunan ng kanyang nanay. Kabibiliban mo ang mga baby giraffe dahil nahuhulog sila mula sa taas na 6 feet. Oh, no! Isa itong superpowers dahil nakakasurvive ang mga baby giraffe sa ganito kataas na pagkahulog. Ang isa pang superpowers ng baby giraffe ay kaya na netong maglakad kahit 30 minutes pa lamang silang pinapanganak. Wala pang 10 oras, kaya na din nilang tumakbo. Dahan-dahan nga lang dahil medyo lampa ang mga baby giraffe. Importante sa mga baby giraffe ang matutong tumakbo dahil kung hindi, magiging pagkain sila ng mga leon. Ito ang halimbawa ng baby giraffe na maaga natutong tumakbo. O diba, mabilis niyang natakasan ang lion. Ito naman ang batang giraffe na sinipa-sipa ang leon. Hindi gaya ng mga giraffe, ang mga chikiting ay kadalasang inaabot ng 1 taon bago pa sila matutong maglakad.
kung matutumang maglakad, hindi naman sila tumitingin sa dinaraanan. Kung merong mang superpowers ang mga sanggol, yan ay ang kakayahang lumangoy. Ilang beses nang napatunayan ang husay ng mga babies pagdating sa swimming. Alam mo ba na sa edad na 4 na buwan, kaya ng mga sanggol ang pigilin ang kanilang hininga sa ilalim ng tubig. Ang sanggol ng tao, may isang hayop na habang baby pa lang ay mahusay na rin lumangoy. Ito ang mga baby harp seal. Ang mga bagong silang na harp seal ay kulay puti, sobrang cute at malayo sa itsura ng kanilang magulang. Kahit 2 araw pa lamang sila mula nang ipanganak, marunong na agad silang lumangoy. Kailangan nilang matutong lumangoy dahil nakadepende ang kanilang buhay sa dagat. Gaya na lang ng seal na inyong mapapanood. Ang baby seal sa video ay kapapanganak pa lamang, ngunit veterano ng lumangoy. Mabuti na lang at kasama niya ang kanyang mami para tulungan siya. Ang mga harp seal ay pinapanganak na may timbang na 25 kilos, ngunit pagkalipas lang ng 10 araw, halos doble na agad ang kanilang timbang. Pagkalipas lang ng 12 araw, ang mga mommy seal ay tuluyan ng iniiwan ang kanilang baby seal. Akalain mo yon, 12 days pa lang ang lumipas at kailangan ng mabuhay mag-isa ng mga baby seal. Masakit man sa kanila na iwanan ang kanilang anak, alam nila na ito ay parte lamang ng kanilang buhay. Sa umpisa ay mukhang hirap ang batang seal nang wala ang kanyang nanay. Ngunit hindi rin magtatagal, malalaman din niya kung paano mamuhay ng mag-isa. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat ay pindutin mo ang like button. Maraming salamat! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Elijah Samson, Lexter Kilanlan, Sheena Lisa at Sean Lacson, Steven Valen, Ian Jamir Gutierrez, Jose Don Oligario, at kay Cyrus Ayawon. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!